Okay, mga kagabay sa buhay, magandang araw pa sa inyo. Paalala lamang po, kung kayo po ay hindi naniniwala sa mga ganitong ritual o gawain, pwede pong i-skip nyo ang video nito. At sa mga tumatangkilik naman at gusto pang magkaroon po ng ibang kaalaman, ay welcome po kayo dito sa Kagabay sa Buhay, dito sa channel na ito. Gawa po, no? Lalagyan nyo po lang siya ng tape. Yung kasya lang po yung stick. Ayan po. Ayan, ganyan lang po kadali. So, ayan. Kung tapos na po tayong maglagay ng stick. So, kung tapos na po tayong maglagay ngayon ng stick dun sa ating 350, kung meron tayong tikoy, mas maganda po yung tikoy, no? Kasi ang sabi ng nanay ko, ito kasi ho, natutunan ko to sa nanay ko. Tinuro niya po sa akin ito. So, dapat po bilog, matamis, pwede yung malagkit, malambot. Ayan, sa tikoy pwede po siyang ilagay sa gitna po. Tapos, bago po mag New Year o mag alas 12 ng gabi ng 31, di ba po? 31, o pagkatapos po, mag New Year ng alas 12, bago mag-1. Kailangan nakatayo na po yan, nakatusok na po dun sa tikoy. Kung wala naman pong tikoy, yun tinapay po na malambot na matamis. Katulad po niyan, ayan, tinusok ko po siya sa tikoy, ganyan lang po. Ayan, kung meron din po kayong cake, pwede naman po siya kung wala kayong tikoy. Pero mas maganda po kung sa tikoy siya kasi bilog, malagkit, matamis. O ayan, ito ginawa ko siya, sa cake naman siya. So ayan yung aking mga ritual every year. So iba't ibang taon po ito. So makikita nyo ganyan, marami akong prutas. Puro bilog, bilog, bilog. Yan, iba't ibang prutas na ating inihahanda tuwing bagong taon. Saka itong mga ritual natin, ayan, hindi nawawala yan. Yung mga candy, mga chocolates na matatamis. Yan, meron ako talaga lagi yan. At yan, kung nakikita nyo po, gayahin nyo na lang may luya din dyan. Ano po?
Mga kagabay sa buhay, ito naman yung ating sword tips number 2. So ayan, meron tayong tubig dito. Kailangan clear glass. May barya na nasa ibabaw ng bulak. At meron tayo syempre ditong asin. Ayan, hindi mawawala yung asin natin dyan. Dahil yan, pangontra, pangpaswerte. Yung tubig para daw malinaw yung ano, buhay natin. Oh, 'di ba? Yung pag-iisip malinaw, yung bulak naman para magaan yung pagpasok ng pera. Oh, yung asin pangontra sa mga kamalasan at may dala rin din siyang swerte. So ganyan lang po. Yan po yung ating mga swerte tips. So ito yung ating 350, ito tusok natin sa tikoy. At ayan pong tubig na nasa basong clear, yung barya na nasa ibabaw ng bulak at asin. Ilalagay po natin yan sa ibabaw ng lamesa natin bago mag alas 12 ng madaling araw o bago mag New Year. Yan lang po. Ganyan lang po kasimple yung ating gagawain sa ating ano, kung gusto nating makaakit ng swerte. Alam nyo po dati napaka sobrang, hindi na naman masasabing meron tayo, pero ayun, kinakapos mula po nang ginawa ko tong mga to, ay nako, sobrang laking tulong po. Syempre, magsisipag din po tayo sa trabaho. Yung mga offer po laging dumadating, dumadagsa. Hindi ko na nga po alam kung sino po yung papasukan ko. Kasi ang dami talaga nilang nag-o-offer sa akin ng trabaho. Kasi events po yung aking trabaho. So, yun po, event coordinator ako. Kung saan-saan ako nakakapunta. Kaya, medyo napakasarap po talaga. Maganda po ang kitaan dyan. Ito po, oh, no, idagdag ko lang po yung lucky bamboo natin. Ano ho, pwede nyo rin pong ilagay yan dyan sa ibabaw ng yung ilamesa. Pero siguraduhin nyo lang hindi po apat na piraso o apat na braided, ha? Oh, ito naman po yung ating sorted tips number 3. Ayan po. Nakikita nyo po dyan, meron po tayong ampaw. At yung nakalagay po dyan, kailangan po yung makikita nyo po, may pongkan siya. Yan po kasi yung swerte. Ayun po. Ipili po kayo ng ampaw at gagayahin nyo po itong aking nasa may pintuan. Pintuan po namin to, itong likod. Pag sinaran nyo, ayan, nasa loob po siya, nasa likod ng pintuan. So, meron tayong siyam na ampaw dyan. Ayan po, siyam siya. Pero ito lang pong gitna ang may laman. Meron po dyang wish. Kung gusto nyo po, lagyan nyo po ng pera. Mas maganda po, lagay nyo po dyan yung mga kahilingan nyo. Kung ano po yung gusto nyo na mangyari ngayong 2021. So kayo na pong bahalang maglagay kung ano po yung kahilingan nyo. Basta yan lang po, yung lahat ng nakapalibot sa kanya, eh wala pong laman yan. Yung pinakagitna lang po ang meron. Ganyan lang po, parang pa-diamond po siya. Tapos lalagay nyo po yung isa doon sa pinakagitna. Yung po lang ang may laman. So Happy New Year po mga kagabay sa buhay! Oh, inuulit ko po, ang mga ito ay palang gabay lamang, ang Diyos Ama sa langit pa rin ang mas nakakahigit sa lahat. Tayo po ay magdasal at syempre, dagdagan po natin ng sipag at tiyaga para tayo ay maging maunlad sa buhay. God bless us all po. Standby po kayo sa mga susunod na videos.